puso ng bawat Pilipino'y umuukit ng alaala ang manang boses sa sining ay takila. Ang iyong legasya, walang kapantay na kwento sa bawat pagsasalin. Damdamin ay buhay hanggang sa dulo, sa aming puso'y mananatili.
Ako si Danny Mandia, isang alagad ng sining ng teatro, naging college professor sa theater arts din, dubbing director, translator, actor din ako, stage manager sa entablado. May experience sa Cultural Center of the Philippines under Orlando Tino. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung tanong na yun, kung paano ako naging father of modern dubbing of the Philippines. I don't know. It was a recognition given to me, but I never asked for it. Masaya lagi ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Okay, do sa mga aspiring dubbers na katulad mo, halimbawa, ang masasabi ko lang is, meron ka bang katangian na marunong magtiyaga? Dapat magtiyaga kapag papasokin mo ang dubbing. Dapat hindi ka nag-aambisyon ng mataas na mataas agad. It's yung pumasok ka sa dubbing, gusto mong matuto, then learn the ABC. Dapat yun ang una mong matutunan. At huwag kang magmamadali. Kinakailangan, you have to enjoy everything that you learn from dubbing. Yung experience mo until such time na makasalang ka at magsalita ka sa harap ng isang microphone at marinig mo yung boses mo sa ere, napapanood ng mga bata, napapanood ng mga tao, that's the time. Masasabi mong, fulfilled na ako nun. Yung parang ang sarap ng pakiramdam, naririnig ko yung boses ko. Yung ganun ba? Huwag magmadali lang kasi it's a long process. Being a voice talent or the dubber is not an overnight dream. Na it will become, your dream will come through the following day. No, it's a long process. Mahabang panahon yan. Ang pinakasikreto ko lang naman dito is yung tinatawag natin na professionalism. Kasi kahit saan trabaho naman, pag hindi ka professional, hindi ka magtatagal eh. Yung pagtulong sa mga bagong dubbers, siguro naging, dahil basically I'm a college professor, Communication Arts Department dati sa Miriam College. So, yung dealing with new talents, it's like dealing with new students. Kasi yung discipline also is one of the most important thing wherever you go, no? Kahit sa discipline ka mapunta, pag wala kang disiplina, parang walang mangyayari sa buhay mo eh. Na lahat ng mga nagdaan sa akin bilang mga dubbers, they are now all dubbing directors. So I'm parang ako yung pinakamasaya siguro sa lahat ng mga dubbing director kasi all my dubbers before are now my peers. See? So parang nagtanim ako ng isang punla, tapos tumubo sila, nagkaroon sila ng sarili nilang sanga, nagkaroon sila ng bulaklak, at nagkakaroon ulit sila ng panibagong binhe. Yung ganon.